So, hi guys. Isasama ko sana yung baby ko sa vlog ko. Pero, lumapit siya sa akin at natulog. Ang ending, hindi ulit siya kasama. Papakita ko lang sa inyo ang aking baby. Ang super duper love ko. Namumula-mula pa ang pisngi. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. So, kamusta na kayo? I hope you are all doing fine. And for today, mga beshies, hindi muna ako sa mga pampa-beauty, sa mga skincare reviews, or product reviews. Dito muna ako sa aking mom, she vlog again. So, matagal na siyang minessage sa akin sa aking Instagram account. Medyo nahiya ako siya kung nagawan to ng review. Madalang talaga ako mag-share sa inyo ng mga private moments or mga ganitong medyo sensitive na ano ba topic? Ano nga ba yung sinasabi ko? No, baka naguguluhan kayo kung makasensitive naman ako, di ba? Hindi, ito kasi may nag-message siya akin, may nag-direct message siya Instagram account ko and nagtatanong siya kung ano daw yung mga tips na pwede kong maibigay para magbuntis ng mabilis. So, di ba nakakalurky? So, ayun, guys, nga pala, dun sa mga nagme-message sa akin, I'm really sorry kung hindi ko agad na re-replyan or lalo na kapag sa mga Facebook page or yung iba sa mismong Facebook account ko, yung private account ko. Kasi hindi ako madalas mag-check ng messages, guys. Laging naka-off ang notification ng lahat ng social media accounts ko. So, ayun, sorry talaga kung medyo nagiging late. Katulad nito, napunta siya sa message request, so hindi ko agad nabasa. Yun na nga, mga beshies, merong nag-message sa akin to give some tips kung paano daw mabuntis na mabilis. Again, disclaimer, I'm not a doctor. Ito lang yung aking experience. Pero I asked my doctor before I got pregnant. No, nagtanong talaga ako kung ano yung mga tips or pwedeng gawin para mas maging healthy. Hindi yung mabilis mabuntis, hindi ako more on dun eh. Pero ang tinanong ko talaga is para sa mga healthy na pagbubuntis, kung ano yung mga pwede kong gawin. So okay, isishare ko sa inyo kung ano yung sa tingin ko yung nakatulong talaga pagdating sa pagbubuntis. Para sa akin, ang pinaka-importante talaga na dapat ninyong malaman kapag gusto nyong magbuntis, unang-una, kung regular ba yung period ninyo or kung irregular. So, alam naman natin lahat yung mga friends, mga amigas, mga kamomshies or soon-to-be moms, claim it. So, ang pinaka-importante talaga is kung alam ninyo yung menstrual cycle ninyo. Kasi kapag ka-regular, mas mabilis kasing matrack yung ovulation, yun yung mas fertile tayo na mas madaling makabuo. May mga days talaga na mag-ovulate tayo. And actually, 12 to 24 hours lang yon. So, kailangan talaga, yun ang kailangan ninyong malaman. Kailangan ma-bingo nyo yun para mas mabilis kayong mabuntis. Kapag irregular kayo, mga beshies, I just want to make sure na wala kayong PCOS. Treatable yan, very treatable yan. Magpunta kayo sa mga doktor para malaman ninyo, lalo na kung may irregular period kayo. Kasi meron namang mga kailangan lang i-take dyan para mag-normal or maging regular yung period. So, it's very important na alam nga ninyo kung regular or irregular yung menstrual cycle ninyo para malaman ninyo kung malaman ninyo yung ovulation. Bakit? Bakit kailangan ninyong malaman yun? No? Baka itanong nyo sa akin, ano ba yung ovulation na yan? Yun yung parang naglalabas tayo ng itlog. Itlog talaga. Lakas makamanok. Hindi kasi yun yung parang kailangan yan yung masalubong ng mga sperm cells para makabuo ng baby. So, very important siya, mga beshies, no? Yung ovulation, yan talaga yung kailangan ninyong masak. So, sa akin kasi, I have regular period and actually, meron akong ginagamit talaga na period tracker or yung ovulation tracker. Yung maghanap lang kayo ng ovulation tracker or fertility tracker. Ito mga beshies, yung ginamit ko, ayan, nakalagay, hindi kasi makita, no? Pero, screen recording para makita ninyo kung ano yung ginagamit kong app. And dito sa app na to, nakikita ko na may nakalagay dito na low chance of getting pregnant. And then, ovulation 8 days left, period 22 days left, and then, makikita ninyo sa calendar na yung mga naka-pink, yan daw yung merong medium chance of getting pregnant. Yung naka-pink na yan hanggang 13, pagdating ng 13, I have high chance of getting pregnant. And then, 14, ovulation day. Ito, accord, kasi ang last period ko is October 31. Yun yung last period ko, no? So, ayan yung sinasabi nitong ovulation tracker na from day 9, from November 9 to day
to 15, yun daw yung pinaka may chance ako mabuntis. And actually, ang prediction niya is by 14, meron na akong doon na yung day na mag-ovulate ako. Pero guys ha, gusto ko lang i-remind to ha, or emphasize to, na hindi ito accurate. This is just parang guide kung meron nga kayong regular period. But again, if you have irregular period, mas mahirap siyang malaman. And also, meron naman din may mga, alam niyo yung ovulating kit, parang test kit siya, para siyang pregnancy test, pero for ovulation, para matrack ninyo, kung mag-ovulate na kayo, meron ding mga ganon, mga beshes ha, pwede nyong itry yon. Meron ding mga ibang ways para malaman kung mag-ovulate ka na or fertile ka. Yung mga kunyari yung sa cervical mucus natin, kapag napansin ninyo na yung inyong mucus or yung cervical mucus ninyo ay ano na siya, parang slippery, tas mas manipis na or thinner na siya, mas clearer, at basta parang mas transparent siya sa normal, and also mas nag-i-increase or dumadami yung cervical mucus ninyo, more or less ay talagang nasa fertile days na kayo. So kung gusto niyo talagang malaman yung exact na araw kung kailan kayo mag-ovulate, punta na lang kayo sa doctor, kasi pwede nilang i-check yan, yung mga OB-GYN nila, lalo na makikita yan sa ultrasound most likely kailan kayo mag-ovulate. So for me, it's very important kasi yun yung una nating ita-target. So ako, yun yung ginawa ko, no? And fortunately, hindi ko alam kung chamba lang din talaga na yung most fertile days ko nung nakalagay sa ovulation tracker ko, since I have regular period nga, yun yung ginawa ko. Yun yung pumayag ako. Alam nyo na yun, mga beshies. Nahiya talaga ako. Ano ba yun ang lakas makabata? Kala mo naman teenager, pero nahiya kasi ako eh. Mag-chorva kayo kapag ka, parang 7 days after ng period ninyo, kasi ang pinaka most fertile days daw natin is yung from 11, day 11 to day 18 bago yung next period natin. So yun, kasi yung mga sperm ng lalaki is nag-i-stay sa katawan natin, they can survive as long as 5 days. So very important na within dun sa ovulation day, within dun sa time frame na most fertile kayo, yung pinaka magchorva kayo para mas malaki ang chance na magbuntis. Kasi kailangan mo lang naman talagang masaktuhan yung ovulation day eh, kung kailan ka maglalabas ng itlog. O diba, nakakaloka yung itlog na parang manok lang tayong mga babae na. So, ang haba nung chika ko doon, no? Kasi talagang importante siya. Second for me na pinaka-importante is yung prenatal vitamins. Pagka ako, ang ginawa ko is parang 3 months prior or before ng plano naming pagbubuntis ay uminom na ako ng prenatal vitamins. Hindi ko nasasabihin kung ano yung prenatal vitamins ko, kasi feeling ko iba siya eh. Dito ko siya sa Spain nabili, so wala siya sa Pilipinas. So kung gusto niyo yung prenatal vitamins, magtanong kayo sa pharmacist and also sa mga doktor kung magpa-check up kayo. Mas maganda kung magpa-check up tayo bago yung pagbubuntis para ma-monitor kung may mga medical issues na kailangan itama, kung meron kayong maintenance na gamot. Importante guys na magpa-check up kayo para malaman ninyo at mas maging healthy yung magiging pagbubuntis ninyo. Pagdating ng Feb to April, tuloy-tuloy yan hanggang May. Kasi nag-start kami mag-try na mag-habuo or mag-conceive is April last week. And then pagdating ng May last week, ito na mga beshies. Positive na. Malaking positive na siya. Importante kasi para sa akin na yun nga, na magkaroon kayo ng prenatal vitamins, kasi yung katulad ng folic acid, yung iron, ganyan. Kasi yung mga yan, yung mga importante talaga yan, lalo sa mga buntis. Lalo na guys, yung folic acid. Kasi yan yung nakakatulong sa magandang development ng spine ng baby natin and also yung brain nila. Kaya yung mga vitamins na yun, vitamin C, ganyan, mas maganda nga na magtanong kayo sa mga pharmacist and sa doktor ninyo, most especially, kung ano yung highly recommended for people or for women na gustong magbuntis. Next, mga momshies or soon-to-be momsh, ang pinaka-importante rin is yung inyong timbang or yung weight ninyo. Kasi kailangan nasa proper weight kayo, no? Yung talagang ideal weight depende sa inyong tangkad. Sobrang importante yan, mga beshies. Kasi kung underweight tayo or overweight, nagkukos siya ng kumbaga nagkakaroon ng lower chance of getting pregnant, no? Very important na before tayo magbuntis or kung gusto nating magbuntis is nasa within healthy or normal range tayo ng ating timbang.
isa rin na very important, mga beshies, is yung, syempre, yung healthy diet. Kailangan kumain kayo ng mas masusustansyang pagkain. And also, kung gusto talaga ninyong magbuntis, is iwasan ninyo yung caffeine. Mas maganda kung isang baso lang sa isang araw, or mas maganda na kung discaffeine yung inumin nyo, no, para hindi masyado mataas yung caffeine. Pwede siyang maka-apekto talaga sa inyong mga fertility. So, ayun, ilimit talaga ninyo, kumain kayo ng masusustansyang pagkain. Kailangan alamin ninyo kung ano talaga yung mga pagkain na pwede at hindi pwede at healthy. Next, kung meron kayong mga bisyo, mga beshies, and honestly, wala naman. Hindi man ako umiinom, hindi rin ako nagyoyosi. But if kayo ay umiinom, nagyoyosi, mga beshies, itigil nyo muna yan, mga momshies. Itigil nyo muna yan kasi pwede siyang maka-apekto sa fertility. And kapag in-stop nyo lahat yung mga bisyo na yan, and hindi lang sa mga momshies ha, pati sa mga asawa natin, mga beshies. Ang husband ko hindi naman nagyoyosi, hindi rin naman din siya umiinom talaga. Pero kung kayo, yung mga asawa ninyo is umiinom, nagyoyosi, ganyan, pwede rin yun maka-apekto sa kanilang fertility. So, dapat dalawa kayong mga mag-asawa. I mean, na talagang nag-uusap kayo na, oops, huwag ka munang maganyan-ganyan para, diba, para mas malaki yung chance na makabuo. Next, mga momshies, alam ninyo, ito yung, para sa akin, malaki rin yung naitulong nito, no? Yung pag-yoga. Kasi nag-yoga ako noon, and even yung mga Zumba or exercise, malaki rin yung naitutulong niya para ma-improve yung fertility natin. But again, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Huwag kayong, huwag naman yung mga exercises na sobrang strenuous, yung mabibigat na talaga na as in bonggang-bongga, kasi pwede siyang maka-apekto sa fertility natin kapag ka bonggang-bongga, sobra-sobra yung ginagawa ninyong pag-exercise. So, dapat very mild lang yung mga anti-stress na tipo ng mga exercises lang. Yung yoga talaga yung ginagawa ko nung time na nabuntis ako, and very helpful siya, no? Hindi lamang to exercise, kasi yung parang yung stress, nakaka-lessen din yun eh. And syempre yung alam naman natin na yung stress minsan, di ba, kapag na-stress ka sobre, parang minsan, di ba, nadidelay yung ating period. So, meron siyang effect sa ating hormones. So, mas maganda kung hindi kayo stress, iwasan ninyo yan kapag gusto ninyong magbuntis. So, yun mga beshies, no, para sa akin, yun yung mga pinaka mabibigay kong tips para mas mabilis tayong magbuntis. Pero baka mamaya isipin ninyo, oh, buntis ka ba? No, nagbibigay lang po ako ng tips. Nakwento ko nga sa inyo, Feb ng 2018, nagtanong na ako sa doctor ko, I asked my doctor, and then sinabi ko na gusto ko magbuntis. Ni-recommend nga sa akin is, take na rin ako ng prenatal vitamins. Baka itanong ninyo, may for fertility ba yon? Hindi po, mga beshies. Multivitamins lang yon. Parang multivitamins which is intended for mga momshies na buntis. And sa case ko nga, sa gustong magbuntis nung time na yon, kasi yung folic acid, sobrang importante yon. Hindi ko makakalimutan yung date. May 26. Bumili ako ng mga strips, yung parang pregnancy strips. Actually, nandiyan pa yun, nakatago pa. Pero ayoko nang ipakita sa inyo, medyo gross na yun, diba? Pero yun nga, mga pregnancy strips na binili ko sa Amazon. Meron din yan sa Shopee and Lazada, hanapin nyo lang. And kiniklaim nun na parang 1 week before or 5 days before ng inyong period, bago pa kayo ma-delay, makikita nyo na or malalaman na ninyong buntis kayo. And alam ninyo, sa experience ko, parang after, kasi nga, di ba, nagkaroon pa ako ng last week ng April, and then yun na nga, nag-try kami, and then May 26, nakita ko yung very, very faint line lang. Ipapakita ko na lang sa picture, nakita ko na medyo may dalawang lines na hanggang sa bonggang-bongga. Totoo talaga, mga beshies, hanggang sa naging steady na. So again, guys, kung gusto ninyong magbuntis, mas maganda rin na magpa-check up na kayo sa mga doktor ninyo. Most especially kung meron kayong mga maintenance na gamot and medical problems. So mga beshies, I hope na nakatulong to sa inyo. If you have any questions, comments, and anything na gusto ninyong malaman, itanong, please don't hesitate to comment down below. And kung nahihiya kayo, you can message me on my Facebook page, Instagram, and itatry ko talaga makapag-reply agad sa inyo. Again, thank you so much for watching my vlog, and see you on my next vlog. Bye! The sun is up, it's a beautiful day.